ngayon guys, balik tayo sa ating pagbablog or continuation ng ating ginagawa ngayong gabi. So, ayun guys, isi-share ko lang sa inyo na ngayong gabi po ay nabudol po ako. Nabudol po kami dito sa tindahan. So, yun, katatapos nga lang guys, ako mag-film dun sa dun sa vlog ko na yung latest vlog ko ngayon na in-upload ko. So, ito na nga, isinunod ko na itong pag-share sa inyo ng budol-budol ba. So, para po maging aware din po kayo na mag-ingat po tayo sa mga budol-budol dyan sa na mga tao sa paligid guys. So, ayan guys, ganito po yon. Yung ano po, binatilyo ay nagtanong po sa akin kung magkano ang red horse. So, sabi ko 130 po yung malaki. So, tapos sabi niya, ay teka daw at siya ay aalis muna. So, maya-maya, sabi ko, isa sige, babalik daw po siya. Then, nung mga 6:30 na po, bumalik po ulit yung lalaki. Sabi niya, kukuha daw po si kuya ng malaking chichirya at tapos sigarilyo daw po na mighty. Yung mighty guys na sigarilyo. So, sabi ko naman, kanino ka kasama ang cottage? Sabi ko. Sabi niya, dun po oh, nagpapakuha daw po si kuya niya na mataba na ng isang malaking chichirya at saka yung sigarilyo daw po na mighty. Sabi naman po nung asawa ko, ay sabi, siya bigyan mo at yun ay kasama, umataba nga yung nandun sa cottage. So, bali po yung guest namin ay isa na lamang cottage. So, ang ginawa ko po, di, may kutob na po ako na parang ito ay hindi kasama. Sabi ko, sabi naman ng asawa ko, bigyan mo at ano, yan ay kasama dun sa cottage. At oo, mataba nga yung ano dun, yung kuya dun. Sabi niya po kasi, ang style niya, magapakuha daw po si kuya ng isa pong chichiryang malaki, Oshi po, at saka sigarilyo po na mighty. At dahil po wala daw po bariya yung si kuya niyang mataba. So, ang ginawa ko po, bigay po ako. Tapos, sabi nung asawa ko, sige bigi at yun ay ano, mataba nga yung kuya dun sa cottage. So, ang nangyari guys, may kutob na ako. Nung pagbigay ko nung ano, hinanap, tinignan ko kung dun ang punta niya sa cottage ng kuyang mataba o yung isa na lang po yung natitirang cottage namin, ay di po sinundan po nung asawa. Sabi ko, ay nako, sinabi ko agad po na magnanakaw yan. Sabi po ng asawa ko, ay huwag ka magsalita niyan, baka marinig na ano, sinabihan mo kaagad magnanakaw. Pero totoo po guys na magnanakaw yung pumunta dito. Just sinundan po nung asawa ko hanggang po dun sa papunta papalayo, ay pabilis-pabilis po yung kanyang takbo hanggang sinundan po ng asawa ko ay hindi po inabot at dito po ay brown out kaya hindi na po niya hinabol ng todo dun sa malayo. So, ayun guys, tapos pinuntahan po ng asawa ko dun sa lugar na pinaglikuan niya, tapos sabi daw po doon, nagtanong-tanong po siya na may taong mabilis na dumaan dun at tumakbo, natakot pa daw nga po yung iba dong dinaanan, kaya ang mga tao doon ay nagulat na may dumaan doon na ganun kabilis. Pero kung humingi po siya ng pagkain at siguro po yung nagugutom dahil nakatambay daw po yun kanina doon, sabi po nung isa naming nagawalis dito doon sa cottage guys. So kung siguro po yung nagugutom siya or na ano, gusto niyang magsigarilyo, ay pwede naman pong sabihin niya na wala siyang pera. Pero yung pong siya yung manloko po dito, ay di hindi po tama yun. So, yun po ay sinishare ko lang sa inyo. Pero, ito po ay marami po talagang magbubudol ngayon. Ibig sabihin, mga manloloko po. So, siguro po ay kahit po wala po sa resort yung inyong, ano, yung inyong tindahan, ay may mga tao pong nambubudol. So, ay kami po, ang dahilan po nung lalaki,
na nang loko po sa amin ay pinapakuha daw po siya ni kuya niya doon sa cottage. So nagtaka po ako at may kutob na po ako na parang ay nako, yan ay magnanakaw. Ay sabi ng asawa ko, wag ko daw sabihin magnanakaw at baka daw marinig. So yun nga guys, ganun po ako, parang pag tayo po ay ano magtitinda, kutob po natin yung naluloko at yung taong magbubudol sa atin. May ganyan na rin po yung nangyari sa akin noong mga first, noong mga nakaraan pa rin po, na sabi ay ano naman yung nagbigay na ng pera, wala pa naman. Ganyan rin, ibinigay ang pera, wala naman. So yung mga tao po maluloko ay maging aware po tayo sa mga ganyan. So yun guys, isinishare ko lang sa inyo at sana ay mag-ingat po tayo bilang isang magtitinda para hindi tayo maluko ng mga tao sa paligid guys. So yun lang guys, i-share ko sa inyo. So sana po ay makatulong ito sa inyo para tayo ay makaingat sa mga taong mangbubudol or manluloko dyan sa paligid natin. So yun lang guys, magandang gabi, bye!